Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Tuluyan na ngang na maalam itong People's Initiative ng mga Kongreso at ni Tambaloslos Romualdez. Wala na ngang nagawa pa at tila ba naging bitter na naman ang pagmumukha nitong Romualdez na ito, pati na rin ang mga Kongresong kasabwat niya. Pati Kuting ng Norte, walang takas at tila ba binanatan at isinama din umano siya sa mga awawalisin sa kinauupuan bilang presidente. Sigaw ng taong bayan, goodbye and good riddance. Huwag na kayong magbalak pang bumalik dahil bulgar na kayo at wala nang maniniwala sa inyo. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Ayon sa isang netizen, we are agree for revolutionary government. Now na, abolish na ang Kongreso. Tama, ipalit si Congressman Marculeta for Speaker. Ayon naman sa isang netizen, Mr. Speaker Romualdez, dahil napaktunayan kang sangkot sa PI, ano pang hinihintay mo? Mag-resign ka na. Ayon din sa isang netizen, magandang tingnan ang leader na nagkakaisa, magandang halimbawa sa mga kabataan at sa next generation. God bless you all, leaders. Sana naman ang House of Representatives ay makikinig na sa ating presidente. Pakinggan natin. Arlene, ano ang inilahad ng liderato ng Senado kaugnay ng gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Monica, ayon nga kay Senate President Juan Miguel Mixveri, ito'y para mahinto na ang lumalalang gulo, bunsod nga nitong kanilang tinatawag na Peking People's Initiative. Peking. Monica, sa sesyon ngayong hapon, isiniwalat ni Senate President Juan Miguel Mixveri na inimbitahan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang pulong kaninang umaga kasama sila Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin. Anya, binigyan diin ng Pangulo na kailangan protektahan ang pagkakaroon ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ang pagkilala sa pagbabantay o checks and balances sa legislatura. Kaya mismo si Pangulong Marcos Jr. na ang aapela sa mga kongresista at mga grupo na patuloy ang pagtulak sa People's Initiative. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words, it is getting out of hand. Kabilang anya sa kakausapin ng Pangulo ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista na walang patid pa rin ang pagsuporta sa People's Initiative. He said he would be talking to the Speaker and to all those involved. Alam naman niya na maraming congressman ay tumutulong dito sa initiative na to. And hindi po sila sinungaling. Like Congressman Salceda, si Don Gonzales was saying na they're actively participating, they were monitoring. So we all know that there were congressmen involved in this. So I hope that they will listen to the President's instructions. I hope they will listen to the President's appeal to stop all this kasi na nagkakagulo na. Kasunod dito, maghahain ng kaso ang Senado sa Commission on Elections sa COMELEC upang tuluyan ng matuldukan ang issue sa People's Initiative. Hindi pa tapos ang laban dahil nga hindi pa natutuldukan ang People's Initiative na yan. So we will be filing the necessary legal case that will show that this People's Initiative was flawed from the very beginning. Ang prayer po namin dyan ay maglabas na po ng desisyon ng COMELEC na itong particular initiative na to is flawed, unconstitutional, and therefore should be dismissed with finality. Diba? Sabi mismo ni Mick Subiri, sana ay makikinig ang House of Representatives, diba? At ang House Speaker sa Presidente. Oh, ha? No? Good job, President BBM, di ba? Ang presidente na mismo nagsabi na ihinto na at huwag nang ipagpatuloy, di ba?
yung mga ginagawa niyong People's Initiative. Ang akin lang mga lords, no, sayang lang yung pera kasi, di ba, ginamit lang talaga nila just to, di ba, just to pursue, no, kung ano yung gusto nilang mangyari, lalo na yung People's Initiative na yan. Para lang mangalap ng pirma. At ang pinaka nakakatakot dito mga lords, what if, no, yung budget na yon, di ba, ay hindi na ibigay, di ba, sa mga kababayan natin. Kasi di ba, may budget, no, kada distrito para ipamigay nila dun sa PIPERMA. Buti na lang talaga nakikinig, buti na lang talaga nakita ni President BBM ang mga nangyayari, and buti na lang nakinig ang ating presidente sa sigaw ng mga taong bayan at sa nangyayari ngayon. Pwede naman palang ihinto eh, di ba? Hinihintay pa kasing magkanda gulo-gulo. Eh from the start, yan lang naman ang mensahe at yan lang naman ang gustong ipatigil no, ni former President Duterte, yung mga illegal na pangmumudmod at bayaran para sa pirma. Oh, alam nyo, dapat pag-usapan natin ano ibig sabihin ng rally sa Davao. Eh alam naman natin kung ano ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, hindi po pwedeng mabaliwala ang mga Duterte sa politika ng Pilipinas. Yun lang po yun. Bagamat ang Vice Presidente ay pangalawa lamang na pinakamataas na opisyal ng ating bayan at mas mataas ang Presidente, nagpakita lang po ng ang ating Presidente Duterte ay merong say pa rin sa politika dahil napakarami pa rin nagmamahal at nagtitiwala kay Presidente Duterte. At ang mensahe doon sa mga merong maitim na balakin na baguhin ang ating saligang batas para magpakasasa sila sa kapangyarihan, lalaban hindi lang po ang dating Presidente Duterte, kung hindi pati na rin ang sabayan ng Pilipino. Pero ura-urada, pinalitan ko ang topic natin ngayon kasi ngayon ko lang napanood ang video ng Senate hearing kanina. Nag-hearing nga si Super Attorney to the President, Amy Marcos, sa kanyang Senate Committee on Electoral Reforms. At abay, itong si Oñate na tumatayo na pinuno ng pirma, ay nako, bagamat ayaw aminin sa pamamagitan ng mga pagtatanong ng Senador at ni Congressman Marcoleta, mukhang malinaw na kung sino talaga ang nasa likod ng PI na yan. Speaker Martin Romualdez. Ang pinaka-incriminating, ang pinaka-importanting napiga ni Manang Amy doon kay Oñate, saan ba ginawa yung pagpupulong na pinag-usapan itong PI na ito? Napaamin niya na ito po ay nangyari sa Forbes Park sa pamamahay ni Speaker Romualdez. E paano yan? Panay tanggi siya na wala ang kinalaman siya sa PI na yan at walang kinalaman ng congressman dito. Well, booking Mr. Speaker, nagsinungaling ka. Big time. Big time talaga ang pagsisinungaling mo. Dahil lumalabas ngayon na talagang itong pagsusulong ng pirma, pinagpulungan, nabuo doon sa bahay mo sa Forbes Park. Sarap na mga bahay ng aking mga kaibigan, no? Forbes Park talaga. Abay, nagulat ako. Iba pa palang bahay ito dun sa bahay na napuntahan ko, no? Sa McKinley. Ilan bang bahay mo, Mr. Speaker, dyan sa Forbes Park? Pahingi namang isa. Okay? Si Congressman Marcoleta, nagsalita na kapag napatunayan sa pagdinig na ito, na isa yung Mr. Speaker talaga ang nasa likod ng PI na yan, eh talagang baka sabihan na niya si Speaker na magbiteo. E paano yan kung Marcoleta, mukha naman po talaga na napiga ni Manang Amy ang katotohanan na si Mr. Speaker ang nasa likod nito. Siguro sasabihan mo na ngayon si Mr. Speaker na magbitiw na. Kasi ako dito sa Spokes Hour, ilang beses ko nang sinabi na para tayo po'y magkaisa muli, mabuo muli ang unity team, kinakailangan magbitiw si Speaker. Pero siyempre, sa ngayon po, ang dami nagsasabi sa kanya, solid tayo. Ganyan po talaga yung mentality at kultura sa House para silang mga langgam. Habang malakas ang Speaker, mga langgam na nagsisipsipan. So lahat sila, depende sa Presidente, depende sa Speaker. Oh, pero ngayon, nagsinungaling po eh. Paano naman mananatili sa pwesto bilang pangatlong o pang-apat na pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang isang sinungaling? Di ba sabi nila, ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw? So tingin ko, Mr. Speaker, time to say goodbye. Huwag ka naman mag-alala, 318 congressmen naman yang nasa kongreso, hindi lang naman ikaw ang pwedeng mamuno dyan.
Eh ako nga, nasa Kongreso ako ng 17th Congress, di ka naman kabahagi ng 17th Congress, nabuhay din naman kami. So hindi naman mamamatay institusyon kung wala ka. Ang kasama ko kasi nung 17th Congress, yung asawa niya, si Congresswoman Yeda, na hanggang ngayon po ay kongresista, third termer, pero bilang party list congresswoman. So sa tingin ko po, crucial yung impormasyon na nanggaling kunyate. Kahit anong deny pa nila, talaga naman pong napatunayan na nagpulong dun sa bahay mismo ni Mr. Speaker. Bakit mo naman sa bahay pa pagpupulungan ang tungkol sa PI kung gaya ng sinasabi ngayon ni Speaker na siya naman daw ay nakipag-meeting lang para sumuporta. Pero ang initiative daw hindi galing sa kanya. Eh kung ganun, siguro dapat sa opisina lang yan ng Speaker, nag-courtesy call at nagsabi, good luck and we will support you. Let us know kung anong kailangan nyo sa amin. Pero kapag sa bahay, ibig sabihin yan, ayaw nyo makita sa publiko, unang-una. Tinago ang meeting. Pangalawa, intimate. Kasi hindi naman lahat ng tao pinapapasok mo sa bahay mo. Ako bilang politiko rin po, bihira talaga ang mga taong tinatanggap ko sa tahanan ko. Kasi sagrado yan eh. Walang politika sa bahay ko, no? Para sa pamilya ko yan. Pero pinapasok. O bagay, marami naman siyang bahay. Baka naman eh, parang clubhouse lang niya yung pinuntahan. No? Pero that's not the point po. The point is, denial king until nabuking. Ngayon, bago ng tono na tumulong lang sila sa proseso. Kumbaga, sila ay sumusuporta lamang doon sa pirma at hindi silang nasa likod. E paano po yan? Pinatawad na yung Anthony Abad, Attorney Anthony Abad, na mukhang the crucial link. Hindi ko alam kung sino itong Anthony Abad na ito. May kilala kasi akong Attorney Anthony Abad, dating Tariff Commissioner. Pero hindi ko naman maintindihan kung anong link niya kasi unang-una, yung Anthony Abad na dating nakakilala ko na dating Tariff Commissioner, hindi po taga-UP. So mukhang dapat taga-UP yan, no? Dahil ang mga cast of characters ay mga taga-UP. Si Anthony Avisado po, ang undergrad niya ay UP. At siya po ay may fraternity. Hindi ko lang po sigurado, pero i-verify ko kung siya ay fraternity brother ni Mr. Speaker. I-verify ko po, hindi pa ako sigurado. Pero sigurado ko, undergrad niya ay UP. Kung saan pumasok siya ng isang fraternity at ang law naman po niya ay nasa Ateneo. So, anong dapat gawin? Resign. Yan naman po ang panawagan din ng mga senador. Hindi nila pinagre-resign, pero ang sinasabi ni Senator Cheese Escudero, aba, i-rein in mo naman yung pinsan mo dito sa PI na ito. Nagkakawatak-watak na tayo. All because gusto niya maging Prime Minister. O, di ba? Sobra naman yan. Nasira ang, o masisira ang unit team dahil lang sa kagustuhan ng isa na maging Prime Minister. Wag naman po. So tingin ko po, it's really time to go. He's really more of a political liability sa inyo po. At sa tingin ko naman po, sa dami ng bumoto sa inyo at ang katotohanan na si VP Sara, suportado pa rin kayo bagkat ang pamilya niya ay ayaw na sa inyo. Pero si VP Sara, nararian pa rin, tupad pa rin sa inyong pagkakasama, eh baka naman po, kakayanin niyo pa rin ang naging leader ng bansa, katulong si VP Sara, katulong si Senator Amy, at yung 317 pang mga kongresista na alam naman po nila na napakalaki ng mandato na nakuha ninyo. At para sa politiko, really respeto po kayo dahil sa 31 million boto na nakalap nyo noong huling eleksyon. So, ang lesson ngayon, resign Mr. Speaker. Dahil nawala na po tayo ng tiwala, ang taong bayan sa tiwala sa kahit anong sasabihin ninyo. Yan po ang problema kapag nagbuking kayo na nagsisinungaling. Wala na pong tiwala ang tao sa inyo. At paano naman po yan kayong apat na pinakamataas na opisyalis ng bayan? Hindi na po pwede. Lack of trust and confidence. Pero kongresista pa rin naman kayo. Patuloy pa rin kayo. Kabahagi ng Kongreso. Agree or disagree? Tingnan po natin ang mga views ng ating mga viewers. Okay? Si Ju, Attorney Roque, salamat sa taglay mong conviction at kaalaman para ipaglaban ang karapatan ng mga mamamahayag at paninindigan na tayo ay nakapaloob sa demokrasyang bansa na may malayang pananalita. Ay, o nga pala po, no, kanina ay nagkain kami ng petisyon laban sa order ng National Telecommunications Commission, abay, suspendido indefinitely ang prangkisa ng SMNI, samantalang malinaw sa nagdesisyon na ng Korte Suprema na ang kahit anong paghihimasok sa prangkisa, pag meron ng prangkisa, talaga namang pong yan ay babasahin na bilang paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. OFW Job Home Bloom, hello po sir, watching from Ireland, shout out Mindanao Duterte. Kanina po talaga, touch ako dun sa mga mamamahayag na naghain ng petisyon kasi first time ko po na naging kliyente ang mga talagang ordinaryo mga mamamahayag na ayaw maging bahagi ng balita.
yung mga dating mga mamamayag na na-represent ko po talaga, mga aktivista sila. In fact, tinutulak sila ng mga pulahan, no, na magsampa ng mga kaso para lang mapahiya ang administrasyon. Pero ako naman, nakipagsama ako sa kanila kasi paninindigan ko talaga ang malayang pananalita, no, at pamamahayag. So parang nagkaroon kami ng common ground. Pero ito po talaga mga SMNI dahil sila po ay ordinary mamamayan, they do not want to call attention to themselves at sila po ay naging mamahayag dahil kabahagi po yan ng kanila pananampalataya na itaguyod nga yung mission na ikalat ng katotohanan. Nakakataba po ng puso kasi mantakay mo, tumayo sila laban kay Mr. Speaker at buong Kongreso na naging dahilan na indefinitely suspended ng kanilang prangkisa ng NTC. Minerva Oki, hello po Sir Harry, watching from Japan. New subscriber po, God bless, we love Tatay Digong. Maraming salamat, Minerva OKL. Kath CLVR, Spokes, ano ang inyong opinion hinggil sa video kung saan parang hindi pinansin ni FLCBP habang paakyat sila ng eroplano? Watching from Paris. Well, una-una, may mandato po si VP Sara. So sana po hindi nangyari yon. Pangalawa, tanongin niyo na lang si FL dahil siya naman yung hindi pumansin. Okay? Wina, sana po yung 55 million na sinasabi ni Anyete ba yun? Binibigay na lang sa mga mahihirap. Onyate pala. Onyate po yun. O tumulong sa kapwa Pilipino. Excited ako sa donor stocks. Sana mo isa publika din po yan. Aba, oo. At saka BIR, tignan nyo ang income tax na binabayaran itong onyating ito, ha? Bakit siya makakapagbigay ng 55 million? Ako, hindi ko kaya magbigay ng 55 million kahit kanino. Wala ako noon na para ibamigay. Okay? Bento Tole, napakaganda ng hearing ni Senator Amy. Unlike kay Rafi Tulfo, walang nailabas na nanalo sa iloto. Abay, nagwawala po si Maharlika na para bagang sabi ni Maharlika, wala pong alam dyan na nagkabayaran. Iwan ko ba sa investigasyon na yan. Pero sana magbigay pa ng linaw at detalye si Maharlika. Dirty Bone TV, pag di pa naman nag-resign si Mr. Speaker niyan, yung bata na mga mismo na chuchu sa kanya ngayon, lang ako nakarinig ng inimbita ka ng bisita mo sa sarili mong bahay. Oo nga naman. Soy milk po. Joe Atoy Roque, maraming napabilib sa tapang ni Senator Amy sa investigasyon kanina. Ang napakalaking mali ni Mr. Speaker, hinamon niya ang Senado maglabas ng resibo. Ngayon, iyak si Mr. Speaker. Ayan. Boy Win Andrales Ragsag, magandang hapon sa iyo, Attorney Harry. Hindi sila magtatagumpay sa maitim na plano nila. Hindi lang pamilya ni Tatay Duterte, taong bahay mismo makakalaban nila. Yan na po yung mensahe natin sa Davao. Nagsalita po ang Presidente Duterte, pero hindi lang po siya ang nababahala sa mga pangyayari, ang buong sambayan ng Pilipino. So pag hindi po nila pinigil yan, uulitin po natin yung Davao Rally sa bawat syudad ng buong Pilipinas. Ibig sabihin, tuluyan na ako mawawalan ng boses. The Apricot, si Marcoleta dapat panindigan niya, sinabi na manawagan mag-resign si Romualdez kung mapatunayan. Asahan ko po yan. Alam niyo naman si Marcoleta, Iglesia ni Cristo po yan, so wala yung pakialam. No? So kung anong sinabi niya, gagawin niya. At ako, kung mamimili tayo ng bagong speaker, gusto ko si Marcoleta ang bagong speaker. Myrene Dizon, kung may mga lelong pa silang panot, yun ang lokohin nila. Sir, kaibigan niyo siya, curious lang ako. Magiging civil po kayo na pakitumong sa inyo, basta madami kami naniniwala sa inyo, attorney. Civil naman po tayo, hindi naman kinakailangan mag-away-away. No? Tol Mercano, par sure, habang nandyan si Senator Amy, may pag-asa ang unity. Sa tingin ko rin po, kumbaga siya na lang talaga yung what keeps unity together. No? Joel Contreras, sana all may magandang bahay, samantalang yung aming barong-barong lang, pero salamat kay Lord. Ronila Abuba Pabroa, PI talaga sila. I agree, PI talaga sila. Maki Max Magpili, time to oust Tambalus Laws and be charging court for graft and corruption. Watching from Baguio City. Good evening, Mr. Spokesman, my number one senator. Maraming salamat, may kabayan from Baguio. Alpha La Hato, good afternoon po, Attorney Spokes, watching po from Davao City. Watch din po the Senate hearing, nagpapalusot na hard of hearing daw si Mr. 27.5 Onyate of Pirma. Ha 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 ha. 55 million po ah, hindi lang 27.5, 55 million. Mail on the go. Bakit po may pambili si Onyate ng entertainment house pero wala siyang pambili ng bigating hearing aid? Ay, kinakailangan ilabas ang income tax return. Si Max, Sir Spokes, ano masasabi mo about sa sinabi na Erwin? Hindi ko po alam kung ano sinabi ni Erwin. Hindi ko po alam. Pakitext, MAC. Princess Bridget Parker, si FL Imelda Marcos po ba hindi po ba niya kayang
masabihan ng kanyang anak na si BBM. Ay, nako kay talaga. Ah, si FL Imelda Marcos. Akala ko Lisa Marcos. Well, tingin ko po medyo matanda na si Imelda Marcos. Alam niyo naman po pag matanda na, medyo in and out na. Ron Eugene Passion, may suke. Nagtawanan mga senador na siya kuna ang nag-host ng meeting para nasa bahay ni Tabaluslos. Weird nga po, no? Weird. Joel Contreras, buti na lang may ebidensya, may picture. The Apricot, makakasuhan pa ho si Romualdez. And that's beside the point po. Well, kung talagang gumasto siya at naglagay siya ng pera, pag-violate po yan ng Omnibus Election Code. No? Pero tingin ko po, wala na siyang moral ascendancy para mamuno sa kamera. Mahal ko po yung institution na yan, ha? Happy days ko yan nung ako'y naging kongresista dyan. Kaya ayaw ko po na merong speaker na sinungaling. Yaya Alihasan, good evening, Attorney Roque. Maghanap na ng paraan para maalis si Tamba. Well, tingin ko naman po, he did it to himself. Kasi ang dami niya mga sinasabi. Tapos yun naman pala, puro kasinungalingan. Art Jasmine, lalong lumilinaw spokes ha. Oh, yun nga po, malinaw na malinaw naman talaga. Marisol Baluyot, pangakongresman, tututanggi, tanggol. Buti may picture kaya bingo. Antayin natin mga mananawagan si Barculeta na pababain yan. Pababain yan nga hipopotamus nilang speaker. Okay. Cesar Nava, yes to Barculeta for new speaker. Di ba bagay, no? Mukhang bagay naman. Masot Betonio Ridgeball, Sir Idol, inom ka ng luya na may lemon, ilalagay sa maligamgam na tubig. Gagawin ko po yan. Ngayon din. Right after this. Nagawa ko lang sa labat. Vincent Kim Ochinang, Attorney, magkaroon ba ng constitutional crisis sa ngayon? Nag-aaway ang House at Senate. Pang nangyari yan, maapektuhan ng saligang batas natin. Paano ating bansa pag nangyari yan? Well, kapag hindi po talaga kinontrol ng President ang insan niya, talagang crisis ang mangyayari. Sayang po ang napakalaking mandato ni PBBM at ni Inday Sara kung guguluhin lang ni Espekel. Okay? Si Kisid SJJW, di pa dapat na resign lang dapat, nakasuhan din siya ng plunder dahil sa paglustay nga ng pera ng taong bayan. At pero ang ipinagbudbud niya sa 20 million each for each congressman. Well, isa pa pong bagay yon. Kasi alam niyo, ang ginagawa niya, yung 20 million, hindi naman galing sa bulsa nga niya, nagaling pondo po yan ng Kongreso, na para kasing may discretionary fund yung speaker, pambili nga ng loyalty. So mukhang yun po ang pinamigay. Okay? Riza Patonia, Attorney, saan po kayo hinuhugot ni Larry Godon na maganda daw ang pangapatako ni BBM sa ating sa bansa natin. Eh, intindihin natin talaga loyalist po si Larry Godon. At ako naman po, hanggang kakayanin, eh, hindi ko po inatake at binibanatan ang PBBM kasi nga po hanggang ngayon, kinikilala ko na tambalan pa rin sila ni VP Sara. Okay? Celestina Ragnaya Obispo, na maaf ka na, Tony Spokes. Thank you sa pagmamahal sa akin sa bayan. Pagpasensyahan nyo ang mga taong hindi nakaka-appreciate sa inyo ni PRD. We always vote for you again and again. You always deserve the best. God bless you always. We're always praying for you. Maraming salamat, Celestina. Nakakataba naman ang puso. Lionel Cantalopez, Sir, ano masasabi mo sa explanation ni Marcoleta at Carpio sa Senate hearing? Well, talaga naman pong sagrado yan sa saligang batas na yan. Hindi dapat binibili ang lakda. Dapat talaga manggaling yan sa taong bayan. Kaya nga People's Initiative. Okay? Ay, makaraming salamat po ha. Pasensya na kayo talaga. Medyo malatnat. Kinakailangan ng ipagpahinga ang boxes, no? Nakadalawang beses na naman po ako sa Pulso ng Bayan noong Lunes by Zoom at kanina personal. Bukas po. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!